Halo! Hi mga minasang! Maing buntag ninyong tanan! Maing hapon, maing gabi kung wherever you are! So ito mga minasang, papunta. Pabalik po tayo sa yard. May bababa lang, then punta tayo ng Tokyo. Yung schedule natin ngayon minasang, kaunti lang. Talagang maaga po tayo matatapos ngayon dahil kailangan kong dalhin yung truck sa shop dahil paayos nga yung aircon nito dahil super init na hindi ko na kaya. So ayun, pagkatapos na uwi na tayo. So ang sarap ng panahon ngayon minasang, fresh ng umaga eh, pero maya maya nito pawis na. Okay, so ito mga minasang, biyahe muna tayo. Here we go. Ohayou gozaimasu. Kaibigan kong sa may-ari ng gasoline stand. Ohayou gozaimasu. Good morning, this is Atsuya. Atsuya. Hi, net. Atsuya. 意味 なんすか? あの、オッケー。牧場は、あの、牛の牧場。40オッケー牧場。ま、ま、ビロ rin yung kaibigan ko niyan isang. Galing niya eh, bata pa lang siya, 30 years old pa lang yata siya na nagkaroon na siya ng sarili niyang gasoline station. Grabe ang init na dito minasang, oh. Umabot ng 35 yung init dito sa Tokyo. Sa ibang lugar hindi ko alam, ah. Siguro sa Shizuoka ken medyo malamig ng konti doon kasi nakikita po dito sa Tokyo yung Mount Fuji. Nakikita pa po yung snow niya sa tuktok po ng Mount Fuji kaya siguro mas malamig ng konti doon. Malayo po kasi yun, pero nakikita na sobrang laki. And talking about nga pala diyan sa title natin mga minasang, kung paano po ako nakapunta dito sa Japan. Start po yan sa mama ko po. When I was 3 years old, pumunta siya dito sa Japan. Then at the age of 7 or 8 yata, natagpuan po niya yung mapagmahal, mabait na Japanese po na nagiging siya na yung mataan kong father. And then natrinato rin niya kami na totoong anak. Yun. So first time po namin pumunta dito sa Japan nung 1998, kasama ko po yung kapatid ko. Nag-vacation po kami dito ng 3 months lang, pero bumalik rin kami sa Pilipinas para makapag-school. Then at the year 2002, bumalik na naman kami dito, pero at the time, ako na lang yung naiwan. Yung kapatid ko umuwi ng Pilipinas dahil nag-decision po ako na sumama na dito sa parents ko, kaya hindi po ako nakapag-aral ng college. Pinili ko po magtrabaho para kumita po. Yan po yung reason na nandito po ako sa Japan. So almost 18 years na po ako dito. Nangyari sa'yo, ba't mag-isa ka lang dyan? Natakot, natakot. Nakita ko. Grabe, napahinto ako dito minsan, may hinder na kung
malaking isda, isda nakita kasi tangkad ko yata yun eh. Pwede mag-fishing dito pero hindi pwedeng iuwi. Kailangan ibalik mo rin yung isda. Kalokohan eh, no? Lamig, sarap ng feeling, may aircon. Woo! Ito mga nasang, ito yung kapalit ng ano, pwede natin gagamit yung ipapinahiram nilang sasakyan, pwede kong gamitin. Iwan ko hanggang kailan pwedeng gamitin to. Pag maayos na yung truck natin, sige, sasauli to. Okay, check muna natin yung mga gamit. Yung charger. Okay. ATC card. Okay. Yung gimbal natin. Oh, ayun, pasok. Ano pa ba? Yung chain. Yan, helmet. Yung mat nasa ano na, nasa yard na. Okay, so kumpleto na. Anong gagawin natin? Anong oras na ba? Ayun, mga nasang. 1:15. Maaga pa, anong gagawin natin? Natamad na ako magtrabaho. Ah, biyahe muna tayo mga nasang. Blue Hawaii. Ito ba, minsan umuwi na ako ng bahay. Ang init. Nakatamad ng trabaho. Refresh. Ang tawag nila dito sa Japanese, kakiguri. Kakiguri. So, ayun, minsan, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Naantok tayo ako. Ano oras na ba? 2:15. Sakto, isang oras yung bahay natin. Malapit lang yun na, to, na traffic. So ito naman lang. Bye-bye na. Always remember, God loves you. Ayun na!